for some of you guys, yes, this is a abundance of love and happiness, mga kapixie. At saka yung iba sa inyo guys, parang babawi din kayo sa sarili nyo. Although for some of you, pwedeng nagki-creep in pa rin sa inyo sometimes yung mga memories of the past. Comment down below, mga kapixie, if nagkakaroon kayo ng mga dreams, horrid dreams. mga panaginip, no? Kasi parang may mga pangitain kayo nakikita sa panaginip nyo, mga kapixie. Pwedeng mensahe din yan sa inyo ng inyong mga gabay, guys. Hello guys, hello Cancer. Welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is Full Moon Kapalaran para ngayon January to February para sa Cancer, Sun Moon Rising Sign, and Venus. Shuffle ko yung cards guys, hanapin ko yung energy ng Moon at saka yung energy ng Cancer. So ito yung energy ng Moon, mga kapixie. Ngayon naman hanapin natin yung energy ng Cancer. Ito guys. So Cancer, kayo ay na-represent ng King of Cups sa ating spread. Ito yung combination, mga kapixie, ng positive and negative energy. General reading lang guys. Pwedeng mag-resonate, pwedeng hindi. Yung full moon ngayong January ay sa January 25, mga kapixie. Tapos yung next na full moon naman ay sa February 25. So ang reading na yan na to ay para sa period na yan. And for some of you, sorry, ang pamagat ng ating full moon ngayon ay wolf moon, mga kapixie. Okay, so grabe. Sobrang positive ng energy nyo guys. Mayroon tayong presence ng air sign, Aquarius, Gemini, Libra, earth sign, Capricorn, Taurus, Virgo. For some of you, maaaring may ganyan kayo sa inyong natal chart guys. For some of you, you may be dealing with people na may ganyang sign sa kanilang natal chart. Pero ito, very positive ito, mga kapixie. Yung iba sa inyo guys, if nagkaroon kayo ng mga problema sa relationship, parang matatapos na or patapos na yung problema nyo sa relasyon, and parang magsisimula ulit kayo ng panibagong yugto, panibagong chapter sa buhay nyo ng iyong partner or specific person. Yung pinagdaanan nyo sa relationship guys, medyo mabigat siya, no? And normal naman yung nagdadanas ng problema sa relasyon, mga kapixie, no? Wala namang perfect na relationship, di ba? Pero yung sa case nyo, parang natapos na yung dilubyo, no? Ng mga paghihirap sa relationship, and parang right now nandun kayo sa bagong stage ulit ng relationship nyo. Pwedeng magkasundo na ulit kayo ng person nyo, and you're starting a new chapter in your love life. Pero nakikita natin dito na parang mas nag-grow, mas nag-mature. Parang this is another chance, second chance para sa inyong love life, mga kapixie. Pero love is lovelier, sabi nga, diba? Love is lovelier the second time around, kasi marami kayong lessons na natutunan dito sa mga pagsubok sa relationship nyo, and dahil doon pwedeng mas naging matatag yung pagsasama nyo sa isa't isa, at saka parang mas nakilala nyo na rin ng isa't yung person nyo, parang mas nakilala nyo na yung isa't isa after nung problema na yon, mga kapixie. At saka ang nararamdaman ko dito is very willing, hindi lang ikaw yung willing na maisalba yung relationship nyo, kundi pati yung partner nyo or specific person nyo, gusto rin nilang maisalba yung relationship nyo and gustong ipagpatuloy yung journey with you, mga kapixie. Okay, so i-mind nyo na yan guys sa comment section. Mind reconciliation, mind harmonious relationship, mind wonderful relationship, happy relationship, ganyan, new chapter in a relationship, yan. So i-comment nyo yan sa baba, mga kapixie. Meron din tayo guys ha, mga relationship subliminals, pampabalisa, pampamiss, pampabaliw, ganyan, pampabalik, whatever, kung ano yung naaayon sa sitwasyon nyo, pwede nyo pakinggan. Please gamitin lang sa mabuting intention, mga kapixie. Wag na wag nyo gagamitin kung makasira kayo ng relasyon ng ibang tao. Okay? Alright, and then aside from that, mga kapixie, yung iba sa nyo, parang meron kayong opportunity, parang unexpected travel ito, na parang hindi nyo inaasahan na maaari kayong magkaroon ng unexpected travel. Pwedeng business travel ito guys, no? Pwedeng business travel, o kaya parang, yeah, business travel, yung ipapadala ka ng kumpanya sa ibang bansa or sa ibang location para dun sa, dahil dun sa trabaho, mga kapixie. And yung iba sa nyo guys, parang nag-hunting kayo.
parang nag-hunting kayo ng iba pang opportunity, ng iba pang pagkakakitaan. Yung iba sa inyo guys, feeling ko ang dami yung gustong gawin, pero you can only do so much kasi may mga full-time job kayo, pero gusto niya rin magkaroon ng side hustle. Pero dun sa side hustle, parang gusto niyo, parang ang dami yung gustong gawin, mga ka-pixie, okay? Na parang hindi na kayo maganda o gaga sa dami ng gusto niyong gawin, pero dahil ito ay sa inyong kasipagan guys, at saka talagang bumubukas yung pintuan ng opportunity sa inyo, so ayaw niyo siyang palampasin, no? And okay lang yan, mga ka-pixie, try and try until you succeed, okay? So, dito meron tayong very passionate kayo guys, no? Ibig sabihin talagang masidhi yung inyong mga pagnanasa para maging maayos yung inyong kabuhayan. Meron tayong presence ng fire sign dito, Aries, Leo, Sagittarius. For some of you guys, yes, this is abundance of love and happiness, mga ka-pixie. At saka yung iba sa inyo guys, parang babawi din kayo sa sarili nyo. Although for some of you, pwedeng nagki-creep in pa rin sa inyo sometimes yung mga memories of the past. Comment down below, mga ka-pixie, if nagkakaroon kayo ng mga dreams, horrid dreams. mga panaginip, no? Kasi parang may mga pangitain kayo nakikita sa panaginip nyo, mga ka-pixie. Pwedeng mensahe din yan sa inyo ng inyong mga gabay guys, kasi sometimes yung ating mga gabay nakikipag-usap sila or nagpaparamdam sila through our dreams, may mga mensahe sila na nais na iparating. Pero yung iba sa inyo parang meron kayong vivid dreams na napapanaginipan for some reason. So pagkagising nyo guys, there are dream meanings, diba? Pero syempre hindi ko naman alam lahat yan. Yung iba kasi nagtatanong sa comment section, ka-pixie, ano po ibig sabihin pag napanaginipan ko itong ganito, ganito, ganyan, ganyan. So, i-search nyo na lang, mga ka-pixie, okay? Hindi ako yung tamang tao na makasagot nyan para sa inyo, pero i-search nyo na lang, hanapin nyo na lang yung mga ibig sabihin ng mga napapanaginipan nyo, because there are meanings to those dreams, mga ka-pixie, okay? Alright. So, yeah, yan ang inyong, ito guys, i-mind-mind nyo na rin ito sa comment section, harmonious relationship, abundance of love, kasi talagang mararamdaman nyo yung pag-ibig, love is in the air para sa inyo, Cancer, ngayong full moon season, right? So, tingnan natin, guys, yung additional na mensahe sa inyo gamit itong deck na to. Habang sinashuffle ko to, guys, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Ka-pixie, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixietayo@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sabay-sabay tayo sa pagyaman ngayong 2024, mga ka-pixie, mag-avail na kayo ng course guys, kasi sobrang ganda talaga niyan. And good news, mga ka-pixie, dahil ngayong January ay magbibigay ko ng one free pampaswerte subliminal sa lahat na mag-avail ng course guys, kaya mag-avail na kayo. And meron din tayo guys, email coaching, manifest your desires using the law of attraction. If meron kayo mga specific na gusto nyong i-manifest guys, pwedeng love and relationship, pwedeng money or career, pwede kayo magpabook ng email coaching session with me. Mag-send lang kayo guys ng email sa pinoypixietayo@gmail.com. So guys, grabe, kakasabi ko lang kanina, diba, for some of you pwedeng nagsisimula kayo ng panibagong chapter sa buhay nyo pagdating sa love and relationship. So ayan guys, saktong sakto yung message sa inyo, a new romantic cycle begins, okay? So ganun talaga, for some of you guys parang sabi ko nga this may be a reconciliation, mostly guys reconciliation ito kasi dun sa no love connection. Pwede rin naman guys na yung iba sa inyo, kung kayo ay mga single, pwedeng ma-attract nyo yung mga bagong specific person sa buhay nyo, pero I sense na more, this is more on reconciliation dun sa mga ka-pixie natin na may mga
current na mga problema sa relasyon, mga kapiksi. So, ipagdasal nyo lang guys, kasi yung relasyon, pinagdadasal naman talaga yan bago nyo pa makuha, especially kapag nasa inyo na yung person, mas lalong dapat nyong ipagdasal, mga kapiksi, para maging maayos talaga yung relationship nyo. Okay? Alright. So, attune to the moon guys, reach out to someone and let them know you care, especially sa person mo, no? Huwag kayong mahiya na mag-express ng inyong feelings sa kanila. Gaangan nyo lang mga kapiksi, huwag drama, no? Kaya tayo nag-love life para maging masaya, para magpakilig, hindi para mangonsume. So, iwasan natin yung mga drama, mga kapiksi, no? Hayaan na lang natin yan sa mga palabas. Sa totoong buhay, huwag nyo nang i-absorb yung mga kadramahan ng buhay, no? Instead, mag-focus lang tayo sa masaya, happy lang. Diba? Huwag masyadong emotional. Feel more, think less, diba? Use your emotions and be happy about it, guys. For some of you, marriage or engagement is on the cards. Kaya nga, bagong level, diba? A new romantic cycle begins. So, pwede kang yayain ang person mo na magsama na kayo or mag-asawa kayo, magpakasal kayo, ganyan. Marriage proposal, engagement, ganyan. So, sa mga kapiksi natin na nakaresonate guys, congratulations sa inyo in advance, okay? For some of you guys, sa mga kapiksi natin na may mga pinagdadaan ng legal battles, okay? A legal matter will go your way. So, magiging pabor sa inyo yung resulta. Sabihin nyo lang palagi, guys, no? Everything is always working out in my favor. Pabor sa akin palagi ang sitwasyon, okay? So, dapat palagi nyo sinasabi yan every single day, guys, para talagang palagi magiging pabor sa inyo yung mga resulta, mga kapiksi. Pay some attention to your appearance, but don't be all about appearances. So, syempre guys, ayaw naman natin magmukhang losyang tayo, whether babae kayo or lalaki kayo, dapat palagi tayong groom, well groom, diba, maayos, not for others, pero para na rin sa sarili natin, mga kapiksi, diba, ako nasa bahay lang ako, pero nag-aayos ako, diba, nagpupustura, diba, ganyan. Sayang naman kasi yung mga binibili natin. Mga chine-check out dati sa Shopee kung hindi magagamit, ma-expire lang, 'di ba? Kahit yung konting kilay lang, konting kulay lang sa labi, mga kapiksi, no? And you do that hindi lang para sa ibang tao, 'di ba? Para maging maganda kasi paningin ng ibang tao, kundi para sa iyo, para maging maganda yung pakiramdam mo sa sarili mo, you feel good about yourself, 'di ba? So, pero syempre, kanya-kanyang peg 'yan. Kung ayaw nyo, edi wag. Walang pilitan. Okay? Alright. So, yeah. Cancer, comment down below, no? If nakaresonate kayo dyan sa mga messages nyo, comment down below. And yung mga pinapamind-mind ko sa inyo ng mga positive energies, guys, i-mind-mind nyo na yan. Para sa inyo talaga yan. Ito yung ating mga pampaswerte subliminal, guys. Pakinggan nyo na para talaga maging maswerte kayo. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys, and click here to join our membership program. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you again next time. I love you all, guys. Have a nice day. Bye-bye.